Welcome to my YouTube channel. It's May's Vlog. Informative videos, tips for do and don'ts. Hey guys! So, for today's video, let's talk about virtual pag-ibig. So, paano natin ilagyan yung ating virtual pag-ibig account? So, mag-login po tayo. Doon po tayo sa ating pag-ibig. So, makikita natin, meron tayo dito mga options kung ano yung gusto natin. So, create active account kasi mag-create po tayo ng ating virtual account. So, ito, tandaan lang natin po. Ito yung mga paalala dito, dapat bago magpatuloy ihanda ang sumusunod yung ating pag-ibig number and active mobile number kasi doon magsisend ng OTP and email address, so dapat ma-access yung ating email address. And then after that, makapag-receive po tayo ng ating, click natin yung ating next. And then next, and make sure po na meron po tayong valid ID. Photo ng dalawang valid ID. So, make sure it would be primary or secondary po. So, pag wala, secure po muna tayo. Tapos, bago magpatuloy, ihanda ang mga sumusunod. Selfie hawak ng anong valid ID na in-upload. And then, so, dapat meron tayo dyan bago tayo mag-create po ng ating account. You are now ready to create your virtual pag-ibig account. Then, click nyo po yung proceed. And then, wait po muna tayo kasi nagla-log pa. So, dito makikita natin pag-ibig number. So, doon natin makikita doon sa harap po ng ating pag-ibig loyalty card. So, fill up lang natin dito. And as you can see, mag-fill up na tayo sa number po ng ating pag-ibig loyalty. And then, fill up natin yung mga sumusunod. Yung ating last name, first name, and maiden name. So, i-click lang natin yan. Fill up natin. So, make sure po, tama po lahat ng ating na-submit para hindi po tayo nagka-problema. Kasi minsan, naranasan din natin palagi tayong nagsisend ng submit-submit, hindi na nga natin na-check. So, pag na-submit na, mahihirapan na po tayo na mag-edit doon. So, that's only a tip kung paano natin ma-secure po yung ating online transaction. So, make sure po na tama before po tayo mag-click noong proceed. And then, check natin, double-check na ating mga details, especially for those naka-highlight po na nakita nyo po yung naka-highlight na red and mayroong asterisk, yun yung pinaka-importanting fill-upan. So, after that, ba-fill-upan yung ating important details, yung ating last name, first name, birth date naman natin. So, sa birth date natin, make sure din tama yung na-input natin dito para hindi tayo magka-problema. Pag upon verification or upon processing po ng ating loan, pag nag-i-inquire po tayo tungkol sa ating account, kasi minimake sure po yun ng mga account upholder. Bali, sinisecure nyo po yung ang kanilang account because of the policy of data act republic number blah blah blah. So, meron tayong ganyan. Sinisecure yung data, yung lahat ng information data sa ating mga information, especially on application po. So, okay. Tapos na. So, tapos na po tayo ng input ng ating birth date, yung ating namang mobile number. So, the mobile number po, kinakailangan po ito na active. Pag meron kayong na-deactivate, huwag na po niyong gamitin kasi nahihirapan kayo makapag-receive ng inyong OTP. So, ano po yung OTP? Yung OTP po, verification po yun. Na sa inyo talaga yung number nagsendan nyo at ito yun yung name nyo po. Okay? So, check. Send natin yung ating number. And after number po dyan, check muna natin. So, nag-proceed. So, meron tayong middle name. Pag hindi po na, hindi po gumana yung minsan kasi sa application, hindi gumagana pag hindi match doon sa ating original na account. So, bali, be patient, input it again and again. As long as wala po dyang nagpa-pop na you have only 3 attempts, ganun. So, matry nyo po lahat. Okay? So,
huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Mag-apply na po tayo dito. So by the end of this video po, ipapakita ko po pala kung paano tayo mag-loan using po ng ating virtual account. Bali, hinihintay lang po natin within a day na approve, ma-approve po ng ating employer. So dito, check muna natin, verifying na. So okay, so nakapag-receive na po tayo ng OTP doon sa number natin. And check natin ulit. And click na natin yung proceed. So bali okay na po lahat. And then click. So create account, Pag-ibig Beautify. So dito nyo nakikita, bali mag-create na po kayo ng inyong account dito. Yung Pag-ibig at saka yung bank number. So partner bank, saan po ito mahahanap? Pwede nyo po ito ma-search doon sa ating Ask Google. So bali makikita natin doon yung partner bank number, pwede natin i-input dito. And so far, it's I'm not sure if yung ano talaga specific number, pero mas mabuti na po hanapin. So input po natin yung ating OTP. So nakapag-receive na po tayo ulit. Okay. So input lang po natin. Please make sure po na pag nakatanggap po kayo ng OTP, hindi nyo po So, ang OTP po na ma-receive nyo, Bea, text message, listen lang, send nyo po. Doon, i-check nyo po doon sa ating number na naka-register. And after that, i-input nyo po dito sa one-time PIN reference code. So, pagkatapos nyo po mag-input dito, minsan hindi po siya nakapag-receive, resend lang po tayo ng OTP dito. And since naglalag yung ating phone, so it's back on yan. So okay, hintay lang po tayo. And okay, so mag-input tayo ng ating PIN. As you can see po, nakikita naman natin na minsan hindi siya nakapag-receive ng OTP. Just resend the OTP po doon sa ating number na register kanina. And click proceed. After that proceed, makikita natin yung lahat ng ating number information. So, Pag-ibig number doon din natin makikita sa may front po ng ating Pag-ibig loyalty card. And then input na natin. So, bali, verification lang po ito kasi na-locate na po ni Pag-ibig loyalty card yung ating membership information. So, bali, dito sa user account, ilagay na natin yung ibig sabihin yung ating email o yung ating username. Ang usually yung username na ginagamit sa virtual Pag-ibig is email lang. So, ilalagay natin yung ating email address dito. And then, next, confirm lang natin yung ating email address. Okay. Confirm natin. Minsan, hindi yan mag-match, pero pag-match, i-click natin sa button. So, match yan. So, match, doon sa security questions, dapat alam natin ito. And I just like to give you a tip. Sa lahat po ng security questions, ito na po yung pinaka main ano na dapat alam niyo po, yung anong alam niyo po itong security questions na to. So kung napapaayos kayo ng inyong account, hindi niyo alam, dapat malaman niyo po yung security questions. Usually that's 3 questions, security questions, but alam nyo po yung sagutan kasi pag ma-verification po tayo ng account, pag-retrieve, yun yung hinihingi na yun. So tapos po tayo nag-set up po ng security questions. And so yan, naka-screenshot siya, then submit. Then after submit, wait muna tayo. And that's okay. Wait tayo. O minsan naglalag talaga siya. First of meeting, chine-check po ng minamat. Okay, yan na. So, you're na. Sige.
purpose of self-created a virtual pag-ibig account, yung your temporary password has sent to your registered email address. So, check na naman natin. So, yung temporary password nandoon din sa ating email. So, check natin yan. So, huwag tayong malito. Okay, guys. So, check natin. Tingnan nyo po. Naka-receive po tayo ng effects na subject. Alam mo natin, this is informing you that virtual pag-ibig account has been activated. Okay? So, ayan. So, kita natin. So, check natin sa email natin. And then, meron dun. Virtual pag-ibig activation. So, pag nandiyan nata, alam na natin. And click here. Okay? Po na kapag receive yung email. So, lagyan natin first attempt. The first login is punta na input natin yung ating email. And then, yung temporary password po na na-receive natin sa email. And then, after natin mag-input dito, ilagay natin yung ating temporary password. And before po natin i-click yung verify, make sure po natin na na-double check natin siya. Kasi pag mali din yung ating na-input dito, babalik tayo doon sa ating verification ulit. So, nagpapareceive po siya ng yung notification. So, mali. Ayan. So, ulit again. First attempt. And lagyan ulit yung ating email. Okay. And then, yung ating temporary password. That's it. Temporary password. So, ayan na. Nag-verify na natin yan. So, magpa-verify tayo. I-reset natin yung temporary password kasi hindi siya gumagana. So, input natin yung ating pag-ibig number. And i-verify natin para makapagtanggap po tayo ng ibang ating ibang temporary password. Huwag po tayong susubok pag nagano po tayo. Na first attempt, hindi pa rin. First attempt, second attempt. Ayan. So, yan na. So, yan. It's successful. So, magpa tayo lang. Since naka-receive na po tayo ng inyong notification or yung OTP, so, send natin dito. Input natin yung ating OTP na na-receive natin doon sa ating mobile registered number. So, input. And after na input and proceed. So, ayan. Meron yan eh. Okay. Send temporary password. Send temporary. Yes. Okay. So, mayroon successful. So, check ulit po natin sa ating email. Okay. So, dito na natin lagyan natin ulit yung ating account. And then, wave password na po. And then, click login. Okay, login tayo. And then, after that, nakapag-login tayo. So, wait muna tayo doon sa ating successful login. So, kikita natin dyan. Ayan lang. So, nag-load po po siya. So, intay-intay na lang po tayo. Ayan. Please don't forget to follow and to subscribe on my button. Sa mga lahat ng gusto po ng ganitong mga video, huwag niyo pong kalimutan po na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment po. Pag mayroon po kayong mga tanong, so ayan na. Okay, that's welcome. And so, successful po tayo nakagawa ng ating welcome to your virtual pag-ibig account. For Tinder pag-ibig, phone services anywhere, anytime. Click niyo po yung menu icon to choose the service you need. So, pwede po kayo na mag-click dito sa may dulong baba, yung three dots. Malapit. So, yan yung ating pwede makapag-avail tayo. Okay.
And then, i-click natin doon. So, actually, gumawa po ako nito kasi gusto kong mag-loan. And, okay. So, on the next video, ano natin mag-loan? So, yeah, na, that's only for, ano. So, watch out for you guys. Mag-ano ako niyan. Ayan. So, don't forget to follow and to subscribe also. Huwag kalimutan mag-click na din yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Thank you!